feel the waves cut through me, hypnotized. Hello guys, it's me again and welcome to my channel. For today's video guys ay pag-uusapan natin kung paano ang pagkuha ng authenticated birth certificate sa PSA. Ang PSA guys, yun yung pinalit sa NSO dati. Yung NSO is National Statistics Office. Ngayon pala guys ay PSA na, pinalitan na pala siya. Ang meaning ng PSA guys is Philippine Statistics Authority. Doon na tayo kukuha ng authenticated birth certificate natin, yung marriage contract kung gusto nyong ipa-authenticate sa PSA na po kukunin guys. Para iwas hassle na guys, iwas traffic, iwas pila, through online na tayo guys, pwede nyo nang kunin through online at saka ipa-deliver mismo sa bahay nyo. Pero depende na yun sa inyo guys ha, kasi pipili naman kayong door to door or i-pick up nyo doon sa branch. So ito na yan guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-fill up na authenticated birth certificate through online. So panoorin nyo po ang video na to. So, ito na tayo guys. Punta tayo ng Google Chrome at i-type ang PSA Helpline. Ayan guys, PSA Helpline yung i-type nyo. Pagkatapos niyan, ayan, PSA Birth Certificate Online. Yan yung pindutan nyo dyan guys, itong yung sa baba. Ayan, pagkatapos niyan, may lumabas na ganyan. Request for online of PSA birth, marriage. Diyan din kayo kukuha ng birth certificate, marriage certificate, or sinumar guys. 3 to 4 working days. Basahin nyo lang guys hanggang sa baba. Tapos niyan guys, pindutin na natin yung order now. Yan yung pindutin natin, yung order now. Pagkatapos niyan, ayan, you have an order for certificate of live birth. Would you like to continue or start over? Yung start over yung pindutin natin guys. Tapos yung akin birth certificate yung kukunin ko, kaya birth yung i-type. Tapos i-check natin yung box sa baba. Nakita nyo yan guys, yan. Then, pindutin natin yung continue. So, requesting for own birth certificate or for someone else. So, yung kung iba yung kukunin nyo guys, for someone else yung pindutin nyo. Yung akin is my own birth certificate. Tapos yan, 9 yung sasagutan nyo guys ha. May fill upin kayo na 9. Ayan, basahin nyo lang dyan. Yan yung mga basic information. Ayan yung una. Yung name nyo guys, middle name and last name. After nyan guys, tingnan nyo kung may number sa taas. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Tapos, i-press yung continue. Pagkatapos nyan guys, yung ano, select type ID, passport yung ginamit ko, na ilagay ko dyan. Depende na sa inyo kung ano yung available nyo na valid government ID. Yung sa akin is passport yung inilagay ko dyan. Tapos, ayan guys, yung pangalan ng papa nyo. Tapos, pangalan ng mama nandyan. I-fill up nyo na lang dyan. So, number 5 tayo. Kung saan kayo pinanganak, select province and select municipality. So, kung late registered kayo o hindi naman, no, it was registered online. Yan yung pindutin nyo. Tapos, yung purpose nyo for your request guys, so passport and travel yung akin, yan yung purpose ko. So yun sa baba, select country, Philippines yung nilagay ko dyan guys, yung sa baba. Ayan, pagkatapos ayan, number 8 na tayo. Kung may legal proceedings ba kayo, nan yung ilagay nyo, kasi wala naman po kayong ano problema po sa inyong birth certificate. Tapos yan guys, yung nationwide door to door, mamili kayo kung door to door o pick up. Tapos sa baba nyan guys, i-fill up nyo yung address nyo. After nyan guys, pipili na kayo ng payment option. Kung ano yung available sa inyo guys, ayan, may papipilian kayo dyan. GCash, Maya, bayad online, or mga bayad center guys. Sa akin naman guys, yung pinili ko is GCash. Kasi GCash lang po ang mayroon ako. Pero depende na po sa inyo guys kung ano yung available. So, pindutin natin yung GCash. Ayan yung lalabas guys. Tapos may amount na po dyan. Tapos yun guys, i-link nyo na lang po yung GCash number nyo sa inyong payment option.
After po guys na ma-successful yung fill up nyo guys, is mag-i-email na po sa inyo ang PSA helpline kung for process na po yung documents at kung kailan po ma-deliver po sa address na iniligay nyo po sa documents. So, ganun lang po kadali guys, mag-fill up through online. Pero, reminders ko sa inyo guys ha, ilagay nyo po ng tama yung exact address ninyo kung saan i-deliver yung documents ninyo guys. Kasi sobrang importante po yun para hindi po maligaw-ligaw yung delivery man. Yung around Manila guys is 3 to 4 working days lang. Pero kung outside in Manila daw is 3 to 8 working days. Additional ko din guys, yung number, yung cellphone number na ilagay nyo doon sa pag-fill up nyo, siguraduhin nyo lang guys na active po yan. Based on my experience guys, tumatawag po yung delivery man kung papunta na po siya doon sa location na inilagay nyo kung saan i-deliver niya po yung document. So, importante po guys na yung cellphone number na ilagay ninyo is active po yan para masagot nyo po yung tawag ng delivery man. And so, that's it for today's video guys. Sana may natutunan na naman kayo sa video na to. And please don't forget to like and subscribe. And please pakihit naman guys sa bell button sa baba para lagi kayong updated sa aking vlog. And see you on my next vlog.